nakaka-proud lang talagang panoorin itong dalawang ito, di ba? Naka-anlayo na pareho ng narating ninyong dalawa. Diba? Kung tutuusin, nung nagsisimula si Sarah, nung papanoorin mo siya, she was just an ordinary girl before. Yes. Diba? Hindi pang karaniwang artistang mistisang, matangos na matangos ang ilong, yes. Diba? Na, diba? Pero dahil extraordinary ang talent niya. Naks naman. She is now one of the most beautiful women in the Philippines. Naks naman. Diba? Maraming kahinaan, maraming kapintasan, pero she is a flossom. Diba? Hindi perfect. Parang si Dengdeng, diba? Hello, proud na proud ako dyan, ano? Nakakaloka. Dati kailangan matangkad. Diba? Pero hindi katangkaran, pero sa mga kakayahan niya, isa na siya sa parang pinakamalalaking artista sa Pilipinas ngayon. Diba? Kailangan dati sosyal, magsalita, Inglesero, diba? Pero pangkaraniwang tao na minahal ng tao, diba? Hello? Hindi naman lingit sa kaalaman nating lahat. Hindi naman lingit sa kalaman nating lahat. Hindi naman perfecto. May weakness. Niloloko nga yung pagsasalita dahil sumasabit ang S. Pero ito lang masasabi ko, Vice. Hindi basihan ng pagiging mag... yung galing mo sa Ingles ang true. Katalinuhan ng isang tao. True. Kasi ako, nakilala ko si Coco na talagang ano siya eh. Punong-puno ng wisdom, matalinong tao. Correct. Mm-hmm. Diba? At siya, hello, ang daming magagaling mag-Ingles. Nagre-rate ba ang mga teleserye? Kaya kahit anong sabihin natin, di ba, kahit tinoloko natin, Juan de la Cruz, di ba, tinoloko, hello, prangkahan na, sinasabi natin dyan, di ba, kahit sa commercial, tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek. Hello, kahit anong sabihin nyo, Coco Martin is Coco Martin, di ba? I am so proud of you. Thank you, Beth. You don't have to change a thing about you. You are perfect sa mata namin lahat. We love you. Ang dami namin, sa iyo din. Kayong lahat, perfect kayo sa paningin ng mga taong nagmamahal sa inyo. Thank you. Thank you.